Hi, good morning, guys. I'm Claudia Cornell. What time is now? I think 2 p.m. I'm here in Camarillo. Tanaw ang magandang tanawin. Narinig yung tunog na yun, guys. You know, tunog kapag mahangin. Tumutunog yan. Anyway, alam niyo ba kung saan yung Camarillo? Camarillo is part ng California dito sa USA. And I'm working here sa taas ng bundok for 3 years na. At dito na rin ako nakatira. Turo ko sa inyo kung saan ako. Yan yung room ko. And then, yan ang tanawin ko. Maraming orange din dito sa kanan. Among avocado. Alis na ubos ko na yung mga orange. Pero mayroon pa doon. May bunga na naman ang bago nakaabang. Ayan, green. Ayan, nandito. Madalas ko itong ginagawa. Kasi, I don't know, sign of aging na siguro yun. Minsan sumasakit at kay ulo ko. Lalo na pagkulang ako sa tulog. And medyo 3 years na ako dito at ang mga pasyente ko 92 years old na couple. Minsan sumasakit ang ulo ko dahil I don't know. Yeah. Amin ko tumatanda na ako. Hindi ko to nararamdaman nung bata ako. Madalas. And medyo worried din ako kasi sabi nga ng friend ko pag hypertension ka, tumataas yung BP mo, kailangan mo magpa-check up. Minsan nga sabi ng friend ko, gusto mo emergency na kita, tawagan na, punta na tayo ng hospital or kahit dyan lang sa clinic. Pero naisip ko pa rin yung trabaho ko. So, lalo ngayon 3 years na ako dito. Pagpabigat na rin yung trabaho ko dahil yung isa, yung pa ay medyo dying na. So, sometimes, lalo sa gabi, tinatawag ako para mag restroom, water, kasi pag naka-oxygen yung pasyente, lagi nauuhaw. Yun yung mga bagay na yun. At napapansin ko sa sarili ko, pag kulang yung tulog ko or naisturbo yung tulog ko, kinabukasan yan, manghihina ako sa sakatulog ko. So marami akong way para maalis yung sakit na napansin ko, ha, ako na mismong gagamot sa sarili ko. Ang kape, pansin ko nakakatulong, pero minsan hindi. Ang dami kong ginagawang paraan. Kaya katulad ito, nalabas ako dito, at least nilalanghap mo yung talagang natural na oxygen, di ba? Hangin. Tulong yan. Aspirin. Totoo lang, ayaw ko aminin. Nag-aspirin na ako. Ano lang naman. Sabi daw, kasi ano naman yun, nabibili naman yun kahit saan. Hindi yun sinabi ng doctor, pero mga nababasa ko lang, baka alam mo na nagka-clog na yung mga nerve ko sa utak, kaya sumasahid ng ulo ko. Ayun, lagi ko itong ginagawa ito yung hapon, lalo pag ina-atake ako na natitigan yung baklak. Yan, favorite kong flower, mga alaga ko. Yan, nitigan ko sila at ang view. Yeah. Minsan ano eh, pag nasobrahan ka rin ng cellphone, sasakit na ng ulo mo. Diba? I don't know. Pero ang totoo niya, tumatanda na ako. Sabi nga nila eh, hindi nga daw ako tumatanda eh. Pero 1975 ako, guys. So, 45 na ako sa December.
Or may asin pa naman ang lola nyo. Malimbing, maasim. Ayun. Natulog na ako kanina. Pero wala pa rin. And mas mawala yan kapag nagpahinga ako at natulog ako. Mamaya may panggabi naman na papalit sa akin. Makakatulog ko yung diretso. But I can't wait na mag-day off ako. Nakakatakot naman guys ngayon magpa-check up kasi alam mo na mga nangyayari ngayong epidemya of COVID-19. So meron nga ako kilala nagka-COVID siya nung nasa clinic, pumunta pa siya ng clinic kung nahawaan ng ibang pasyente doon. Yan mga nangyayari ngayon sa Amerika. Well, dito ang layo ko naman. So mula March ngayon buhay ko. Minsan nga naiinggit ako sa mga tao na wala ng trabaho. Pero hindi naman pwede na mawala ako ng trabaho kasi breadwinner ako guys. Ako ang nagsusupport sa mama ko. Dahil ina-dialysis din ang mom ko for 3 times a week. Tagal na. Sawa ng Diyos. Buhay pa yung nanay ko. Totoo lang, kung wala kang pera, hindi ka mabubuhay din sa mundo. At tingin ko lang din, kaya nabubuhay yung nanay ko dahil malakas ang pananampalataya ko at malakas ako sa taas. Nawa din siguro sa akin. Yan na naman tayo dyan eh. Makulit ako pero iyakin talaga ako. Alam ng tao yan. Hindi pa siguro ako handa na mawala yung nanay ko kasi gusto ko pa umuwi. Gusto ko pa alagaan siya. Siyempre nakakagilty din naman yung nag-alaga ka ng mga magulang ng ibang tao pero sarili mo magulang, hindi mo maalagaan. Kahit saglit lang sana makauwi ako. Baka bawi. Pero last year guys, nakauwi ako sa nanay ko. Just to make sure na lagyan ko siya ng aircon, maayos na higaan, mga kailangan niya. So, kailangan ko rin talaga bumalik ulit. Alamin pa yung kalagayan niya. Yun na. Tulad nyo guys, is ang dami ko rin nararamdaman sa sarili na nalulungkot din. Kung tutuusin, di naman ako nawala ng work kaya hindi ako kapos sa pangangailangan ko. Alam mo naman dito sa Amerika, kapag masipag ka naman, hindi ka magugutom. Pero katulad nyo guys, nalulungkot din ako kasi may mga bagay na gusto mong puntahan, hindi mong puntahan. Hanggang imagine ka na lang. Sana ginawa ko to noon, sana napuntahan ko to noon. Pero alam ko, naniniwala ako matatapos din to. Yeah. Katulad ito, pag nasistress ako at napapagod ako, nag-imagine ako ng dagat. Pero pagdating ng day off, hindi naman ako makaalis. Parang gusto mo na lang magpahinga at matulog, mag-TikTok, mag-exercise. Parang Philip, pakiramdam mo mas safe ka sa loob ng bahay. 'Di ba? Mas pipiliin mo na lang magpahinga, magtago. Kaya ang dami ko nang nababalitaan na sobrang ingat na nila sa sarili nila. Halos pag nag-grocery sila ay nililinisan o hinugasan na lahat nila yung mga plastic, yung mga pinagbibili nila galing sa grocery. Pero tinamaan pa rin sila ng COVID. Yun. Kaya mas safe na lang talaga magtago sa bahay. Yan, kung imagine na lang. Buti na lang maraming mga way sa internet na mag-enjoy ka. At saka kapag hapon naman, nag-enjoy ako kasi napanood ko yung anak ko. Nag-tutor siya. Maraming mga pagsubok ngayon na hindi mo alam kung paano maharapin. Katulad ng online class. Sa akin, pagsubok na yun na tinatanaw ko. Yung mga bata ngayon, mahilig sa mga games, ang daming distraction online. Panay-payo ko sa anak ko na sana mag-focus sa pag-aaral kung mag-online class na sila.
Yan. Basta guys, magpakatatag lang kayo. Laging manalangin. O ano mang nangyari sa mundo, tanggapin na lang, relax lang, huwag niyo masyadong damdamin. Kasi kapag lalo tayong nagugulumihanan, nasistress, lalo tayong magiging malungkot. Hanap kayo ng paraan kung paano nyo ma-entertain yung sarili nyo. Katulad ko ngayon, layo sa buhay ko noon, pero sa ganitong tanawin, itong kapaligiran, tulad nyo siguro, hinahanap nyo din to. Nakakita nga ako naman nasa probinsya eh. Sana mapunta ko yan. Sana ma-enjoy ko rin yung province. Kaya, swerte ako. Dito ko nilagay ng Diyos sa lugar na to. Nakasamba ako. Sariwang hangin at malinis na hangin ang nalalangkap ko. Dahil pang sumasakit ang ulo ko minsan dahil sa puyat pagod. Niyawang Diyos, hindi ako babayaan. At lalo na kayo. That's all for now, guys. Sa susunod na kwentuhan. Kwentuhan tayo. Marami pa akong share sa inyo sa buhay-buhay. Tulad nyo rin. Tao lang tayo, mahina. Pero, hanggat kaya, tayo lang. Laban. Harapin natin ang buhay. From here, Camarillo, California, USA. Bye! Love you guys!